tao, yung pala'y anino ko lang. Nung bandang huli, natawa naman ako. Mabiraw mo kung namatay ako. Namatay ako sa anin. Ano sabi ng mga ano, yung mga disipulo ni Kristo? Panginoon, sabi niya ganyan, may bagyo, gising. Ganun eh. Bakit? Kasi sa isip na niya, kung nakikita mo bagyo, di bagyo nga, kung nakikita mo multo-multo, kung nakikita mo may number to ang mister mo, yun na yun. Kung nakikita mo ganyan, walang bigas, yun yun. Pero, ano mo kaya, kausapin mo si Lord? Oh, matay na punta, pang-alay ng sarili mo lang handog na buhay. Banal, ito banal. Paano tayo magiging banal? Ang kasalanan kasi ito ang nagpapahiwalay sa atin eh. No? Sa grasya ng Diyos. Eh kung banal, alam mo ang kabanalan, hindi naman mahirap yan eh. Ano ba ang kabanalan? Pagsunod lang sa kalooban ng Diyos. Yun lang eh. Yun lang yun. Eh, susunod ka, paano mo susundan, Lord? Hindi ko naman alam. Ito yung ating pinag-aaralan. Ito yung every now and then, dinadala sa inyo na dapat ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ang tanong, ha? Alam nyo na ba? O tumanggap na rin kayo sa kadadalo? Wala naman tayong natandaan. Ha? Kaya iba yung tumanda, iba yung tinandaan. Ha? Saan tayo doon? Ako tumanggap na sa kadadalo eh. Yung iba natandaan ko, yung iba hindi. Ito pala yung tatlong ano na sinasabi ko na strategy ng kalaban para matukso ang tao. O ito tandaan nyo ha? Yung last, pride, at saka yung greed. Bakit minsan sabihin, eh bakit doktor ka na scam ka? Ay, makinig kayo. Eh bakit ikaw, abogado, na scam ka? Pati attorney Joe, attorney na, preacher pa, na scam pa. Pati Sister Luz na nag-aral ng salita ng Diyos, na scam. Alam niyo kung bakit? Pumasok yung ganda ng tubo doon ah. Sige na nga. O, yung pera mo, ano doble? Kita mo yan? Yung pala, hindi mo alam. Ibabaon ka rin pala. Kita mong kalaban. Kaya lang po, sasabihin ko sa inyo. Bakit nagkakagano'n ang buhay natin? Bumalik na naman tayo doon. Kasi ganito, ang Diablo is double time sa buhay natin. Kaya nga, ang sabi, pag-alay ng sarili bilang handog na banal, sundin mo, hindi yung sabi ng mundo na ito. Kundi sundin natin ang sinabi ng Diyos. Saan? Ito yung Biblia na eh. Kung minsan, ang hirap, usukat mo sabihin ng Biblia, magpautang ka, ay magpahirap ka ng hindi umaasa ng anumang kabayanan. O biro mo yun? Pero kung lalaliman natin, bakit gano'n ang sinabi ng Biblia? Kasi kung hindi ka nabayaran, Diyos pala ang magbabayad sa'yo. Nandiyan pa ba kayo? Kaya yung milyones na nawala sa'yo, i-let go mo na yun. Bakit? Kasi Diyos naman ang magbabayad eh. Eh kung Diyos magbabayad, pati tubo, pati ano, doble, triple. Glory to God, glory to Christ Jesus. Alam mo yung sabi ko sa'yo, yung reklamador mong kasama, lagi nagre-reklamo. Ano ka ba? Bakit ang dami mong pinapakain? Alam mo kung bakit? May tinulungan akong tao, pinatira ko doon sa bahay ko. Dalawa lang ang may permit mag-asawa. Maya-maya, sumunod ang limang anak. Ang limang anak, dalawa may asawa, kasama uli yung mga asawa at mga anak. So, pinabayaan ko lang. Pagkalaon, ang ano na yon, yung si Marlene na yon, yung kanyang asawa, may anak isa. Sumunod rin yung anak na isa. So, ilan na sila? Tapos, yung anak na yon, nung asawa ni Marlene, pito pala ang anak. Tumira rin doon. Kulang na kuwat time. Paano maraming bata dito? Ganon-ganon, no? Andiyan ba kayo? Thank you, O Lord. Sabi ko, pag tumangi ito ng sabay-sabay, Lord, sa inodoro ko. Paano yung deposituhan ko dito? Mga 20 minutes. Eh sabihin, okay lang yun kasi preacher ka naman eh. Ha? Kaya, tinawag ko, ano ba dyan? Ba't dyan kayo tumira? Eh kasi daw, ganun-ganun, hindi yan bakasyon, parang nakaw.
kayo, umalis kayo, nahahay blood na ako sa inyo. Umalis. Nung kinabukasan, sa likod dumaan, bumalik na naman. Umasyal ako nung sa bahay na yun, tuklap-tuklap na ang mga pinto. Sino nagtuklap ito? Bata ang nagtuklap ito. Hindi, aso ang umatnyak niya. Biro mo yan. So okay. Bakit tayo napunta noon? Okay, kay ano na yun, sa kay Marilena yun. Anyway, yung andong pabanan, yung kanan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero, eto nga, paano tayo nakakasunod? Yung may tukso nga, yung galing na kalaban, di ba? Di ba, sir? Bakit? Pero ang strategy ng kalaban, tatlo lang palagi yan, kasi yun yung ginamit niya doon kay Kristo. Pero bumigay si Kristo, syempre hindi, dahil, no? So, ngayon sa buhay natin, ang tanong, bibigay ka rin? Ngayon, aywan ko lang, bibigay sa totoo lang na minin na natin. Kasi may kahinaan tayo eh. Kaya nga, nananalangin tayo, ilayo mo kami, Panginoon, sa tukso, sa lahat ng tukso na, alam ang tukso, maraming ano yan eh. Lalo ngayon, tutuksoin kayong yung pera, financial, ano, di ba? Okay, so, pag-aral ng sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod, yun, yung sabi sa Romans 12:1. So, kalugod-lugod, paano tayong kalugdan ng Diyos? Yun yung tanong. Sabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Hindi mo ma-please ang Panginoon pag wala kang pananampalataya. Ano bang pananampalataya? Ulitin ko, pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Na in other words, ang kahulugan ng pananampalataya ay sigurado. Sigurado. So, eto po, no, yung apoy sa paglilingkod, no, eto yung pag-activate ng ating pananampalataya para tayo ay kalugdan ng Panginoon. Okay, of course, the word of prayer without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Alam na natin yan, hindi ko na ituturo sa inyo. Panalangin ang panalangin, kasi ito ang para communication to the Lord. Na mo, ang grupo na ito, grabe ka mapanalanginin. No? No doubt about that, na talagang tayo nananalangin sa sarili natin, nananalangin tayo, at tayo kalulugdan ng Panginoon. Because God answers all. Hindi man all, yung bagay na ikabubuti mo, ipagkaloob ng Panginoon. Ano ang sabi niya sa Matthew 7:7? Humingi ka, ikay? Bibigyan. Kumanap ka, ikay? Makakasumpong. Kumanto ka at ang pinto ay buhuksan. Ang ibig sabihin, ibibigay ni Lord. Nakalagay pa doon sa Matthew 7:12, kung kayo na mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuti sa inyong mga anak, gasino pang inyong anak, amang nasa langit. So ngayon, maaaring sabihin mo, hindi pa nga ako tinutugon eh. Hindi sa ikabubuti mo yun, kaya hindi tumutugon. Ang answer niya ni Lord, no na. Pag no na, hindi kalooban. Alam ni Lord ang magiging outcome niyan. Amen? Okay, so, and then, connect your faith to the connect with a faith-based community. No, ibig sabihin nito, ito, kagaya nito, ito yung ating community. Na anong sabi sa Hebrew 10:25, nasabi doon eh, huwag kaligdaan ang pagdalo sa gawain, no? Tapos magpalakasan sa bawat isa. Alam mo, pag ikaw may problema, ganito kasi hindi, ang bigat-bigat ng problema. Ay, bakit ang bigat? Kasi pinasal yung mag-isa. Ang sharing ba ng problema, nakakagaan? Yes! Pag ako nag-share dito ng problema ko, ilan kayo nakikinig? O di? Ibig sabihin, o nahati-hati ngayon. Nakikita ni Lord yung pananampalataya mo na hindi ka nagsisikreto kasi alam niya ang motibo mo. Amen? So, huwag kaligtaan daw. So, huwag nga kaligtaan. Tapos sabihin, ikaw lang naman ang ano eh. Okay, number 4. Do good deeds and show compassion. Ayan, alam niyo yung compassion. Alam mo, minsan tayo nga nasusobrahan sa compassion. Kagaya rin ni Kristo. Pero, nung panahon ni Kristo, may mga mapagsamang kalaban. Parang, mayroon ba o wala? Eh, ngayon, hindi. May dala-dalang papel, mga kapatid, ang aking anak kasi ay uutirahan, ganyan. Ang galing! No, naninig niyo sa mga pases?
ako noon, awa-awa ako, may mga pinapakita pa. Dukutin ko pera ko, yun na lang. Kasi, kahapag ka doon sa sinasabi niya eh. Alam ko, pagbaba, nakita ko, napakaganda ng motor na sinakyan niya. Sabi ko, naman drugas pala yun. Ha? Minsan, nagbayad ako sa jeep. Inabot ko, 50 pesos. Eh, mahalaga pang 50. No? Pag-abot ko ganyan, sabi ng driver, sino ang nagbayad ng 50? Ako mo. Binalik yung pera ko. Sabi niya, play money ang pera mo. Kasi laki yata ito ang binalik eh. Yung driver. Sabi ko, hindi akin yan kasi sa wallet ko na galing. Ano magkasya yung ganyan kalaki? Ang 50 ko, in just 8 seconds, naging play money. Nanunood na, nandiyan pa ba kayo? Meron po ka ng durugas, di ba? Hindi yung driver, yung nag-abot. Oh, nung inabot ng ano, tapos sumasagot siya, napikon ako, siguro ikaw, ano, ikaw ang nagpalit ng 50 ko. Ngayon, maya umalis sa iyo. Naku, ang mga Pilipino, grabe, no? Grabe ang multiplication, ang lahit ng mga Pilipino. Dapat mag-multiply ang mga spiritual people. Tapos dapat kayo, diyan pa ba kayo, hindi yung mag-multiply ang kasamaan, okay? And then, ano pa yun? No? Madali, titingnan ko yung aking comments. Okay. Siyempre, sabi nga ni San Pablo, ipakita mo ang pananampalataya mo ng salita lang at ipapakita ko ang salita ko na may gawa. Ang ibig sabihin sa Pablo, no? Willing ka, ang kaloob kung anong mayroon ka. Naman minsan, eto, mga mananampalataya, kasama na ako dito eh. Kung naman in-explode ang sarili ko. Yung 10% natin talaga, mahalaga yun kasi yun yung susi ng kasaganaan. Naghamon si Lord eh. Sabi, subukan yung gawin ito. Kung hindi ko bubuksan ang gawa ng langit at ibubuhos sa inyo ang kasaganang pagpapala. Totoo po yun. Pag, if you are generous enough, no? Grabe rin ang generosity na ibabalik ni Lord.